Happy happy birthday sa nag-iisa naming anak. Happy happy birthday, Prince. July 11, 2008. This is very unforgettable, memorable, unexpected, and very nervous day in my life. Unexpected dahil ang talagang kabuanan ko ay first week ng September. Kaya very unexpected ang paglabas ni Prince noong July 11, 2008 at exactly 7:50 PM. Sobrang sela ng pagbubuntis ko kay Prince dahil mababa lang ang matris ko. At mula 3 months hanggang 5 months ako ay nag-i-spotting ako kay Prince. So ngayon, for today's video, mga katropa, ay ikikwento ko kung bakit maaga kong nailabas si Prince. July 11, 2008, mga 5:30 PM noon, tutulog ako, tas bigla akong naalimpungatan kasi biglang umuulan. Narinig ko na umuulan. Naisip ko yung mga nilabahan ng asawa ko na mababasa, kaya dali-dali akong bumangon para kuhain ang mga nilabahan ng asawa ko. Kasi that time, hindi na ako naglalaba kasi medyo malaki na yung tiyan ko. 7 months na yung tiyan ko noon. Tapos, nung lalabas na ako sa bahay, dun sa may terrace, kasi may terrace yung bahay ng biyanan ko. Paglabas mo ng terrace, may dalawang baitang ng hagdan doon. Doon ay natapilok ako sa pagbaba ko sa hagdan. Nung natapilok ako, bigla akong napaupo. Kasi ng pagkakatapilok ko, napaupo ako. Tapos nung tumayo ako, biglang sumakit yung tiyan ko. Tapos naramdaman ko na parang naihi ako. Pero inisip ko, nakuhain muna yung sinampay. Yun, kinuha ko lahat ng sinampay. Nung naipasok ko na lahat ng sinampay, doon pa lang ako pumunta ng CR para magpalit ng underwear. Nung nakapagpalit na ako, yun, nagtiklop na ako ng mga labahin. Tapos habang nagtitiklop ako ng labahin, ay naramdaman ko na naman na parang basa na naman yung jogging pants ko. Kaya pumunta naman ako ng CR para i-check kung basa nga na naman, at nakita kong basa na naman at nagpalit. Nung pangatlong palit ko na ay dastre na ang sinuot ko. At naramdaman ko na naman na parang may umaagos na tubig sa hita ko. At pagkapalit ko ay nagtiklop ulit ako at naupo, at nang hawakan ko yung hita ko ay talagang may tubig na naman. Kaya hinanap ko yung biyanan kong lalaki at pinatawag ko yung asawa ko dun sa tornohan kasi namamasada ng tricycle yung asawa ko. Habang tinatawag ng biyanan kong lalaki yung asawa ko dun sa may tornohan, ay naligo naman na ako at prepare ko na yung gamit ng baby na dadalhin namin sa ospital. At inayos ko yung mga damit at gamit ng baby na pwedeng dalhin sa panganganak. Wala din naman kasi akong mapagtanungan nung time na yon kasi dadalawa lang kami ng biyanan kong tao doon. Ako at yung biyanan kong lalaki. Tapos yung asawa ko naman na masada. Kasi natatandaan ko yung sinabi ng nanay ko na pag lumabas na ang panubigan, indikasyon yon na malapit ka ng mga anak. So ayun, natakot ako, kinaben ako na bakit bigla na akong mga anak eh hindi ko pa kabuanan. Pero kahit ganun pa man ay nilakasan ko yung loob ko. At nang dumating na ang biyanan ko ay sinabi niyang wala doon yung asawa ko dahil naghatid daw ng pasahero. At hinabili na lang daw ng biyanan ko na pag dumating yung asawa ko ay pauwiin sa bahay. Bandang 6 PM, dumating yung asawa ko sa bahay. Pagdating niya ay nakaligo na ako at nakaimpake na lahat ng gagamitin namin para sa ospital. Sa totoo lang, habang binabaybay namin ang daan papuntang ospital ay kinakabahan ako na natatakot na halos hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil wala naman akong pwedeng mapagtanungan kung ano bang dapat kong gawin. So ay na nga, pagdating sa ospital ay chinek nila yung mga papers ko. Tapos sinabi nila na hindi ko pa daw kabuanan. Kasi nga ang talagang due date ko ay September 1st week. Pero dahil nga sa pagkakatapilok ko ay biglang lumabas yung panubigan ko. At yun, sinabi ko na may lumalabas na tubig sa akin. Tapos yun, pinahiga nila ako at chinek nila. Tapos sabi nila 2 cm na nga daw ako. Yun, nagulat yung doktor bakit naging 2 cm ako eh kung tutuusin 2 months pa bago ako mga anak. Pero kahit gayon pa man ay napakababait ng mga doktor at nurses na nag-assist sa akin. Tapos yun, gusto nila i-CS ako. Sabi ko naman wala kaming pera at walang trabaho ang asawa ko at wala din akong trabaho. Tapos yun, sinabi ko na lang na itatry kong i-normal at kung hindi ko kayang i-normal, dun pa lang ako i-CS. Tapos yun, sabi nila sa akin maglakad-lakad muna. Tapos ako, naglalakad-lakad ako, feeling ko may malalaglag sa puwerta ko. Dahil nga sa kinakabahan ako at hindi ko alam ang gagawin ko, sinabi ko sa asawa ko
na pumunta kami ng chapel. At yun, pagdating sa chapel ay nagdasal ako na sana gabayan ako ng Panginoon na mailawal ko ng maayos ang aking anak. At yun, pagkatapos kong magdasal ay bumalik na ulit kami sa room namin. Hanggang sa hindi ko na alam yung gagawin ko na parang naiihi ako, na parang natatai ako nung time na yun. Kaya sabi ko sa asawa ko, tawagan niya yung doktor kasi yung pakiramdam ko, natatai ako, na naiihi ako na hindi ko alam. Tapos yun, dumating na ulit yung doktor. Pagdating ng doktor ay inaiin niya ako. Tapos yun, after niya akong maiihi ay sabi niya mga anak na ako. Tapos yun, dali-dali silang kumuha nung higaan, tapos nilagay nila ako dun sa mahigaan, tapos diniretso na nila ako sa operating room. Pagdating sa operating room, hindi ko na naman alam ang gagawin ko, kaya nagtanong ako sa doktor. Tapos yun, sabi nila sa akin, basta sumabay lang daw ako, kung anong sasabihin nila, gagawin ko. Kaya yun, pag sinabi nilang ire, ire, umiire din ako. At salamat sa Diyos, ay ginabayan niya kaming mag-ina. Naging normal ang panganganak ko. At nung makapanganak na ako, ay kinakabahan na naman ako, hindi ko alam kung kumpleto ba ang magiging parte ng katawan ng anak ko, dahil nga 7 months pa lang, hindi ko alam baka may kulang sa katawan niya. Kaya noon, bago kahawakan ng anak ko, dagdasal ako ng mataintim na sana kumpleto ang pangangatawan ng anak ko, na maayos siya, ganun. At sobrang lakas ko talaga sa Panginoon, at talagang kumpleto naman si Prince. Kaya nung July 11, 2008, at yun, at exactly 7:50 PM, ay ipinanganak ko na si Prince. Ipinanganak ko ang isang batang lalaki na tumitimbang ng 2.4 kilo, payat, maliit, at inborn na may asma. So ayun, dapat ang pangalan mo ay Prince Rovil Pascua Rico. Dahil nga pala desisyon ng papa mo ay ginawa kanyang D3. Kaya ang pangalan mo ay Nevelo Pascua Rico D3. Kaya yun, ang naging palayaw mo na lang ay Prince. O di ba, malayo ang pangalan mong Prince sa totoong pangalan mo. Hindi madali ang buhay na pinagdaanan natin nung bata ka, dahil sobrang sakitin mo. Thank you for watching. God bless.